Paano nagawa ng makukulit na bata na ito ang isang aksidente? Nasa kalsada ang bus ng paaralan. Nadulas ang batang lalaki dahil sa kanyang sintas. At sinabihan ito ng kaklase niya na bibigyan ng driver ng 100 yuan upang atalin nito ang kanyang sintas. Ang batang lalaki ay binubuli ng buong klase. Nakita ito ng driver na palapit sa kanya at sinagawan ito na umupo. Mamulong dito ang batang lalaki at sinabi sa driver na bibigyan ito ng 100 yuan kung itatali nito ang kanyang sintas. Nagpanggap ang driver na hindi ito naririnig. Nagalit ang bata at sinabi niya ulit na tulungan niya ito na atali ang sintas. Sinubukan ng bata na ilagay ang pera sa bulsa ng driver na nagdulot ng pagkalihis na manibela. Kailangang ihinto ng driver ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Hinila niya pababa ang bata at pinagalitan. Nagsimulang magingay ang mga estudyante sa sasakyan. Napatingin ang driver sa bata at kinuha ang 100 yuan. Pagkatapos ay lumuhod upang tulungan siyang atali ang kanyang mga sapatos. Gamit ang kanyang pasensya, sinalba niya ang batang lalaking ito sa harap ng kanyang mga kaklase. Ang mga estudyante sa bus ay masayang pumalakpak at bumalik na ang batang lalaki sa bus. Ang driver ay nais na tapusin muna ang paninigarilyo bago umalis. Ngunit sa oras na yon, isang trahedya ang nangyari. Isang mabilis na truck ang bumangga sa bus. At ang huling bahagi nito ay nakabitin sa bangin. Dali-daling sumigaw ang driver sa sasakyan sa gilid ng kalsada. Ngunit ang mga bata ay nagsimula ng magpanik. Hindi na nakakayanan ng bakod ang bigat ng bus. Makalipas ang 3 segundo, nahulog ang bus. Tuluyan ang nahulog ang bus sa bangin. Ang driver sa itaas ay nakatulala. Nang huminahon siya, muli siyang tumakbo pababa ng bundok. Kalahati ng bilang ng mga bata ay nasawi. Lumipat sa ibang eksena, sa korte. Isang matandang lalaki ang nagtanong sa isang batang babae sa klase na kung may pagkakamali ba ang driver. Matapang na sinagot ng batang babae na hindi ito masamang tao at ang kanyang mga kaklase ang may kagustuhan na asarin siya sa loob ng bus. Sa huli, napatunayan na walang sala ang driver. Kinabukasan, nang magising ang driver, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakakulong sa isang silong. At ang lalaking nagkulong sa kanya ay ang ama ng bata. Nagtanong ang driver kung nasaan siya. Sumagot ang lalaki na ito ang aking bahay. Ang bus ng paaralan ay nahulog sa isang bangin. Halos 20 mag-aaral ang nakasakay dito at kakaunti lang sa kanila ang nakaligtas. Sa kasong iyon, ang driver ay nagligtas ng isang batang lalaki. Ngunit ang ama ng batang iyon ay binayaran upang ito ay ikulong. Bukod dito, nakakulong siya ng 3 taon at hindi pinayagang makatakas. Mabuti sa kanya ang pamilya ng lalaki. Tuwing Sabado ng gabi ay pinapakawalan siya upang magkaroon ng masaganang hapunan kasama ang buong pamilya. Tinanong muli siya ng may-ari ng isang patungkol sa pagpapahirap. Sa nakaraang 3 taon, ang driver na ito ay naging bahagi na ng pamilya. Tila buntis siya. Ngunit ang asawa ay hindi nagulat. Naghihintay lamang ito hanggang sa bumalik ang asawa. At binigyan ito ng kapirasong isda. Ngunit ang sabi nito na ibigay na lamang ito sa driver. Nagtaka ang lalaki. At inabot ito sa driver. Sa hindi inaasahan ng asawa ay magsasabi ng mas malupit na mga salita. Gusto niyang hiwalayan ang asawa. Patuloy na hinati ng lalaki ang isda. Huling sabi ng asawa na gusto na nito makipaghiwalay. Pilit na umiti ang asawa. Mula sa katotohanan na ang babaeng Panginoon ay gumawa ng isang kahilingan sa kasal. Ito ay likas na hindi isang ordinaryong pamilya. Ang una ay ang ina na alam nito na takot sa 5 batang lalaki. Inutusan niya ang bata na pumunta sa basement para kunin ang isang bagay sa istante. At ito ay kanyang biglang iniwanan. Sa kabutihang palad, narinig ng ama ang mga katok sa pinto. Tumakbo siya upang iligtas ang natatakot na anak. Huwag malito sa itsura ng nakababatang kapatid. Sa totoo lang, napaka-tricky din niya. At sinabi nito na nakita niya ang kanyang ate na sumakay sa kakatuwang lalaki. Sinabi nito kung maglakas loob siya upang ipagkanulo ang bahay na ito. Parang ipagkanulo mo siya at kanyang ama. Hindi rin banayad ang ate niya. Matagal na nitong pinag-isipan ang mga sasabihin sa kapatid. Tinanong niya ito kung hindi ba siya masaya na pinatay niya ang ibang mga tao. At patay na ang mga nangbubuli sa'yo. Gulat na gulat ang kapatid. Ayaw siyang tulungan ng kanyang kapatid upang bumangon. Sa ganitong kapaligiran, sila ba ay totoong magkakapatid? Ang pinaka-hindi pangkaraniwang tao sa bahay na ito. Sinabi ng ama na ikinulong niya ang isang mamamatay tao sa silong. Hindi natakot ang kapatid ngunit pinasigla din ang suwail na psikolohiya. Buong araw ito na lumusot upang bisitahin ang driver. Mayroon siyang libangan sa pagguhit. Sa oras na tignan ng driver ang larawan, tumatabi siya sa tabi nito. Pinagmamasdan ang kanyang mukha sa harap ng mga mata niya ang kakaibang lalaki. May iba pang klaseng pagmamahal ang nakatatandang kapatid. Nakita ng driver ang pakiramdam ng kapatid. At agad na umiwas. Isang araw habang ang driver ay naghahalo sa bodega ng alak, bigla nitong narinig ang sigaw ng kapatid na babae para sa tulong sa itaas. Tapos biglang bumukas ang pinto mula sa labas. Tinitigan siya ng buong pamilya. Nagpanggap lang na sinunog ang kapatid para makuha ang atensyon nito. Isang gabi nagtungo ulit ito sa basement. Sobrang kakaiba ang itsura nito. Naglalakad ito na suot ang sapatos na hindi nakatali ang sintas. May gusto itong ibigay sa driver. At ito ay isang 100 yuan bill. At isang pamilyar na pangungusap ang sinabi ng kapatid. Tulungan mo akong atali ang aking sapatos. Ang mga pahayag na ito ang sandi. Para sa trahedya, 3 taon na ang nakalilipas. Bibigyan kita ng 100 yuan. Mangyaring atali ang aking sapatos. Pansamantalang nagkaroon ng goosebumps ang driver. Sa kabutihang palad, ang kapatid ay lumitaw ng tama sa oras. Pinigilan niya ito, at sinabi na natutulog ang kanyang ate. Natuklasan ng driver ang pahiwatig.
Sa wakas isang araw, hinanap ulit ng ate ang driver. Sinabi sa kanya ang plano niya. Ano ang pakiramdam mo tungkol sa pag-iwan sa lugar na ito ng magkasama? Alam kong may pamilya akong ganito. Ang video na ito ay mula sa isang paparating na pelikula, Home Sweet Home. Ang aksidente sa sasakyan, 3 taon na ang nakalilipas. Sa huli, ano ang totoo? Mukhang masaya ang pamilyang ito. Mayroon ba silang mga lihim? Gamit ang mga salita ng kanyang kapatid na babae upang ilarawan. Medyo hindi pangkaraniwan ang aming bahay. Pero sino ang isang aswang? Hindi pa sigurado. Sa huli ay isang mahigpit na ama, magiliw na ina, o malaswang kapatid, at nakalock na driver. Awas ang big boss sa likod, o isang puppet na nasa kamay ng iba. Natapos ko nabasahin ang original na nobela. Ito talaga ang pinakamahusay na pelikulang suspense ngayong taon. Maaaring itong ipaalala sa lahat ang 2 puntos. Bilang karagdagan sa kakaibang pamilya na ito, mayroon ding 2 iba pang mga character. Gampanan din ang isang pangunahing papel. Ang isa ay isang maliit na batang babae na nagngangalang Lulu. Isa pang tao na lumitaw ng model niyan sa trailer. Ang batang lalaki ang nagbully kay Chuchi. Pansinin ang kanyang mga mata. Ito ay kulay abo. Ito ay isang pelikula na nagtatago ng maliliit na detalye. Nakakagulat na eksena sa pagtatapos ng pelikula. Daigang iyong imahinasyon.